Jenny, ano ba ang dahilan at ito ay masasabing most competitive election sa South Africa? James, sinagurian nga itong most competitive election dahil ayon sa opinion polls bago ang eleksyon, maaaring mapalitan na ang nakaupo ngayon na mahigit 30 years na nasa pamumuno ang African National Congress o ANC. Noong 2019 ay nanalo ang ANC dahil sa 57.5 ng mga boto sa national elections. Higit ang binaba nito mula noong 2004 elections kung saan nakakuha sila ng halos 70% votes. Maaari umunong bumaba pa ito ngayong taon dahil sa pagtaas ng unemployment at crime rate habang sila ang namumuno. Hindi naman nangangamba si President Cyril Ramaphosa na matatalo ang kanilang partido na ANC. Nagbukas na nga nasa 23,000 na voting stations sa buong South Africa at inaasahang mas mataas ang magiging voter turnout ngayong taon kumpara sa 66% noong 2019. Balik sa iyo, James. Ayun, Jenny, kailan man inaasahang lalabas ang final count ng mga boto? James, nagsimula na ang bilangan noong Miyerkules ng gabi nang magsara ang polling stations. Pero ang final count o results ay inaasahang ilalabas ng Independent Electoral Commission sa Linggo, June 2. Balik sa iyo, James. Yon, ilang araw pa pala. Sige, maraming salamat sa iyo, Jenny Rico, mula sa Toronto, Canada, kung saan naninirahan ang nasa 50,000 Africans ayon sa 2021 census.